Hindi raw makakadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Squad Committee bukas ukol sa gyera kontra droga noong kanyang administrasyon. Sa sulat ng kanyang abogado sa Quadcom, sinabi nitong kauwi pa lamang ni Duterte sa Davao mula Metro Manila. Maiksing abiso lang daw kasi ang naibigay kay Duterte. Kailangan daw muna nitong magpahinga dahil sa edad nito. Hindi rin daw mabuti ang pakiramdam nito, pero handa naman daw siyang dumalo sa ibang petsa pagkatapos ng undas. Sabi naman ng komite, kung hindi man dumalo si Duterte, may iba pa raw silang mga testigong magsasalita ukol dito. Nakatuto si Tina Panganiban Perez. Dahil mag-iimbestiga na rin ng Senado sa War on Drugs at extrajudicial killings na nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, may rekomendasyon ng lead chair ng House Squad Committee na kasalukuyan ang nag-iimbestiga riyan. Eh, ba't hindi nalang natin pag-isahin? Parang bicam. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado. Mas mabilis, mas madali, mas mahaba, mas maiksing proseso sa pagpapasa ng isang panukalang batas. Kung sakasakali, ito raw ang unang pagkakataong magkasama magdaraos ng pagdinig ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, to me, we all agree. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala raw sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Ang dating Pangulo, pinadala ng imbitasyon ng Quadcom para sa pagdinig dito bukas sa pamamagitan ng PNP. Pero wala pa raw natatanggap na feedback ang Quadcom. Ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kung di siya tumating, eh meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. We will afford him the courtesy due to a former president. Kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom, nag-turnover na ito ng mga dokumento sa Office of the Solicitor General kanina kaugnay sa illegal na pagbili raw ng mga lupain sa bansa ng mga Chinese national. Partikular nilang tinukoy ang isang Eddie Taiyam at isang Willie Ong na pareho umanong may kaugnayan sa kumpanyang Empire 999 na sinasabing konektado kay Michael Yang, ang dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Sinisika pa namin matuntun sila upang makuha na ng panig. Ito sila ay nagpanggap ng mga Pilipino. Gumamit sila ng mga peke at mga spurious na mga dokumento na magpapatunay na sila ay mga Pilipino. Until after we have discovered na sila po ay mga Chinese nationals. Meron din po silang mga ginamit na mga dummies, no? Na mga Filipino, apparently Filipino-Chinese. No? Nandyan ho yan sa ating mga listahan. Pag-aaralan daw ng Office of the Solicitor General ang mga dokumento. Initially po, ito po kasi yung mga possible na actions that may be filed by the OSG with the coordination of the pertinent government agencies, for example, sa civil forfeiture of the assets acquired of this Chinese through AMLA yan, AMLAC, and ito rin for the reversion and or escheat proceedings to recover yung mga fraudulently acquired real estate by this Chinese. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.